Golden anniversary ngayong taon ang maituturing sa pagdeklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa batas militar noong September 21, 1972. Pero para sa mga aktivista, walang golden years noong panahon ng diktadurang Marcos. Si Ferdinand, dismayado rin sila sa kinalabasan ng katatapos lang na eleksyon sa gitna ng isang Pulse Asia survey na 82% ng mga Pilipino ay naniniwalang credible ang resulta ng naganap na halalan. Napaka-ironic na sa taong ito ang nakaupo sa Malacañang ay ang ikalawang Marcos. Maagang sinimula ng mga aktivista ang paggulita sa martial law para hindi makalimot ang mga kabataan sa mga nangyari sa kasaysayan. Magpapaalala sila sa pamamagitan ng mga serye ng film screenings, fora at webinar tungkol sa buhay ng mga Pilipino noong may batas militar. Maraming kabataan ang nagbuhis ng buhay dahil sa pagtatanggol ng ating karapatan. Mula noon hanggang ngayon, nandyan ang mga martir gaya ni Edgar Hobson, ina Jessica Sales. Nang malaman ng mga anti-martial law activists na may mga pulis sa labas ng kanilang venue, lumabas ang mga ito. Nilapitan pa ni Bayan Chairperson Carol Araulio ang mga pulis. I told them to leave because they have no reason to be here. We are merely commemorating the 50th year of martial law and all its lessons. What is the reason for being here? To intimidate us? If this is a signal, we are not intimidated. Wala namang nagsalita mula sa panig ng mga pulis kung nagkataon lang ba o sinadyang nasa labas sila habang inaalala ng mga aktivista ang batas militar. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.